sa mga regular viewers po ng Gio and Gwen Luck and Money Channel na nagnanais na makatanggap ng horseshoe giveaway, paki-comment lamang po ang inyong complete name with ID at ang inyong address upang mapadalan ko kayo ng mga giveaway na ipinamimigay ko. Please watch and subscribe to Gio Japan Virtual Tour Channel at Halamang Gamot Channel. Rudy Baldwin Vision and Predictions, July 2021. Paalala lamang po na ang Facebook page ni Madam Rudy Baldwin ay nasa 3.8 million plus of followers at 3.6 million plus of likes. July 5, 2021, Santa Mesa Vision. Isang gusali ang nakita kong guguho pa lamang. Ito at hindi ito kalayuan sa ilog at hindi din kalayuan sa PUP at hindi ito kalayuan sa Biata. Nakikita ko ito ng paulit-ulit sa vision ko. Nasa sa inyo na po kung anuman ang paniniwala nyo. Nakikita ko ang dalawang sunog na mangyayari pa lamang. Ingatan ang lahat ng bagay na maging sanhi ng sunog. May nakita akong dalawang katawan na palutang-lutang sa ilog, ngunit magkaibang lugar at araw ito. Maging maingat sa pagmamaneho ng aksidente ay maiwasan. Nakikita ko na may matamaan ng kidlat. Maging maingat at huwag kalimutan ang manalangin palagi. Albay Vision, may nakita akong tatlong sunog na mangyayari pa lamang. Ngunit may isang aksidente na may mga buhay na nasayang dahil sa aksidenteng hindi inaasahan. Ingatan nyo mga anak nyo, lalo na sa pagtawid sa kalsada. Ang isang sunog ay nakikita ko na hindi ito kalayuan sa naglilitsyo ng baboy na binebenta. Sa isang sunog ay hindi ito kalayuan din sa mga grocery o mall. At ang isang sunog ay hindi kalayuan sa palengke at paaralan. May nakita akong OFW na taga-Albay ang uuwing wala ng buhay. Lahat ng bagay na ating ginawa, huwag natin kalimutan. Ang maging maingat at may disiplina sa sarili. At higit sa lahat, huwag natin kalimutan ang manalangin palagi. Mga taga-Albay, nakikita ko ang pagyanig ng mga ilang lindol sa Albay at pagguho ng lupa at mas malalang baha na may ilang buhay na nasawi. Maging maingat at huwag kalimutang manalangin palagi. July 12, 2021. Bohol Vision. Ang Bohol ay may nakikita akong maraming kidlat na mangyayari pa lamang at may nakita akong buhay na mawala. Ang mga kidlat na nakita ko na mangyayari sa Bohol at may karamihan nito. Kahit ilang ipo-ipo o tinatawag na tornado na mangyayari pa lamang. Makikita mo ang mga tornado na to sa dagat at lupa. Isang bahagi ng kalsada sa Bohol ay matindi ang pagguho nito. Hindi lang isang pagguho ang nakikita. May isang kalsada ang bigla ang pagguho ng bahagi nito. Nagbigay ito ng matinding pinsala sa isang bahagi ng Bohol na hindi ito kalayuan sa pawn shop at bangko. Nagkaroon ng isang krimen at aksidenteng hindi inaasahan. Kahit pasabihin na tag-ulan, may sunog akong nakikita na hindi kalayuan sa school at palengke. Huwag basta magtiwala kahit kanino. Laging isarado ang mga pinto bago matulog. Ingatan ang mga bagay na maging sanhi ng sunog at kailangan disiplina sa sarili pagdating sa pagmamaneho upang aksidente ay maiwasan. Huwag basta magtiwala. Higit sa lahat, huwag kalimutan ang manalangin palagi. Batangas Vision. May bahagi ng mga lupa na malalim ang paglubog nito o tinatawag nating sinkhole. May nakita akong kalsada na lumubog o gumuho ng matindi. Nakikita ko ang isang bahagi ng tubig na animoy sabon na bumubula ng matindi. Kung hawakan mo ang tubig, madulas, pero bumubula na parang sabon. Nakikita ko ang aksidente na mangyayari pa lamang sa Batangas. May buhay na masawi sa aksidenteng ito. Maging maingat sa pagmamaneho upang aksidente ay maiwasan. Patuloy ang pagyanig ng lupa at nakita ko ang pagyanig ng tubig. Halos sunod-sunod. Ngunit sa vision ko ay hindi pa din nagbago. Patuloy na sasabog ang taal. Maging maingat lamang at walang mawawala sa panalangin.
At yan ay huwag nating kalimutan dahil sa Diyos ay walang imposible, laban lamang sa hamon ng buhay. Cavite Vision. Nakikita ko ang pangyayari sa Cavite na halos paulit-ulit ang krimen. May mga krimen na mangyayari pa lamang sa Cavite. Mga krimen na minsan hindi mo inaasahan. Sa nakikita ko sa vision ko na halos laman ng balita ang Cavite sa dami ng krimen na mangyayari pa lamang sa darating na mga araw. Maging maingat lamang dahil minsan ay nangyari sa mga taong inosente at huwag makalimot ang manalangin lamang palagi. Ingatan ang mga anak nyo. Maging handa sa pagtaas ng tubig at mga lindol na halos paulit-ulit. Mag-ingat sa pagmamaneho dahil may aksidente na nadamay ang mga bata. Maging maingat at huwag kalimutang manalangin palagi. Negros Vision. Isang tulay sa Negros ang nakikita ko sa vision ko ang magkaroon ng aksidente, lalo na sa bahagi ng isang kilalang tulay. Maging maingat sa pagmamaneho dahil sa kapabayaan ng iba, may buhay na nawala. Kahit sa anumang klima, malaking sunog ang nakita ko sa isang pagawaan o factory. Maging maingat sa lahat ng bagay na maging sanhi ng sunog. Lahat ng mga nagmamaneho, manalangin muna bago bumiyahe at disiplina sa sarili ay huwag kalimutan. Lalo pa na may nakita ako sa vision ko na may sasakyang mahulog ito sa bangin. Makararanas ang Negros ng paulit-ulit na lindol. Maging maingat at huwag kalimutang manalangin palagi. Surigao Vision. Nakikita ko sa vision ko ang Surigao ay makaranas ng halos sunod-sunod na paglindol ng lupa, lalo na sa tubig, lalo na sa mga ilog. Halos ilang mga aksidente ang nakikita ko. Maging maingat sa sarili, lalo na sa mga anak nyo. Davao Vision. Ganon din ang nakikita ko sa Davao, lalo na sa Agdao. Dahil ang mga lindol ay lagi nang nagpaparamdam. Maging maingat lalo na sa mga kidlat, dahil hindi lang Pilipino ang matatamaan at masawi. May nakita akong ibang lahi na matamaan ng lindol. Kailangan niyong tingnan ang mga puno at poste dahil ang pagguho ng lupa ay madalas na mangyari sa Davao at aksidente. Maging maingat ang lahat at huwag kalimutang manalangin palagi. Indonesia Vision. Isang amoy na dala ng hangin ang magbigay ng pinsala sa kalusugan ng mga Indonesian. Isang amoy na masakit sa lalamunan. Isang lindol na malakas na siyang dahilan ng pagguho ng malaking lupain sa Indonesia. Lindol na paulit-ulit. Nakikita ko ang biglaang pag-eruption na naman ng bulkan sa Indonesia. Maging maingat at huwag kalimutang manalangin lalo na sa mga lindol. Kahit pag-angat ng tubig ay aking nakikita. Huwag sumuko sa hamon ng buhay at ang manalangin ay huwag nating kalimutan.
palagi po nating tatandaan na ang mga nakasaad dito ay pawang gabay lamang. Tayo pa din ang gagawa ng ating kapalaran. Palagi po tayong magdasal at magpasalamat sa Poong May Kapal at maging positibo sa ating buhay.